Half-breed. Parang si Rodel, half-breed. Sino? Kung seryo, si Whitey na yun. Dapat di ka kinakagat. Dapat ikaw ang kumakagat sa aso. Ganda niya, Rodel, ay, ito yung iwawo ko. Isang magandang araw, mga boss amo. Kung namangha kayo kay Covey, ay mas mamamangha kayo sa dalawang aso na ito. Alas 4:30 nga ng Linggo ay lumakad ang team ng Supero upang bisitahin ang isang dog and cat shelter sa Mabalacat, Pampanga. Ang dog and cat shelter na ito ay matagal-tagal na rin nating sinusuportahan. At nag-message siya sa akin at nagpapaturo sila kung paano mag-packwalk ng mga aso nila. Noah's Ark! Hello po! Hi! Morning! Si Ma'am Leia po. Ah, nandiyan. Pasok po. Morning! Kero Del, pwede yakap? Oo naman, pwede. Kero Del, kaya yakap? Yeah. Actually, ipapa-adapt ko siya. Ay, hindi pa kapon. Hindi pa. Ako po. Kaya mo na kayo, talagang uh-huh. Mo. Siya si Ma'am Leia, ang founder ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Napakatahimik ng shelter na ito. Malawak at malamig ang lugar. Okay lang, nakakawala sila. Oh! Mahilig silang sumampe. Pag natakot ka naman dyan, Rodel, ewan ko na. Oo. Ang lalaki ng alaga mo. Totoo nga ang sinasabi ni Ma'am Leia na dumadamba ang mga aso niya. At ang isa nga ay nakatikim ng sidekick sa akin. Nandito po kami ngayon sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ipapaampun ko po yung aking alaga. Meow! Bakit nag-meow ka eh, aso ka? Kukutik ko sa dito. O, anong pangalan mo ngayon? Linggo ngayon. Linggo? Domingo. Morning po. Thank you po sa pagpunta. Thank you din sa pagtanggap. Anak ko po yan. Panganay? Panganay sa lalaki. Oh. Ilan pong anak niyo, Ma'am Leia? Bali ano po, 8 po yan, yung dalawa ampon. Oh. Street children. Dati tao inaampon ko eh. Dati daw ay mga tao ang inaampon ni Ma'am Leia. Ngunit ngayon ay mga aso at pusa na. At bago nga namin gawin ang activities namin sa araw na ito, ay minarapat muna ni Ma'am Leia na maghanda ng simpleng agahan. At pagkatapos ng umagahan ay sinimulan na namin ang activities. Good morning sa lahat ng nanonood. Tayo po ay nasa Noah's Ark Dog and Cat Shelter. At ma'am? Ay, ako po si Leia Ibuna po, ang founder po ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Para naman swabe ang shelter tour ay sinimulan namin ito sa kanilang gate. Ito ang naman ang welcoming ano ko, dog. Baka may ano yan, magkukwento pa yan, dadaldalan. Anong case yan, ma'am? Ah, nakita ko to sa kalsada eh. Ganyan na siya. Palagay ko na sa kalsahan din. Okay. Ilang taon na siya sa'yo? Ano na to? 6'4". Nadaanan ko lang yan eh. Hindi ko naman siya talaga pa-rescue. Sabi ko, bakit ganun yung aso? Mm. Eh, bawal pa ako mag-rescue at that time. Mm. Kasi kalabas ko nalang ospital. So, ayaw niya din kunin. Ah, ako kumuha, binuhat ko. Pinakay ko sa sasakyan. Eh, may wheelchair naman siya, kaso nalalaglag siya kasi, di ba, hindi pantay yung daan. Oo. Sir, si Rain to. Actually, ito yung teritoryo niya. Okay. Oo, kaya lang kasi baka lumabas, kaya kinage muna namin siya. Okay, so nakawala siya dito. Nakawala siya, ito yung teritoryo. Medyo ano to eh, nakikipag-away kasi lagi. Mm-hmm. Kaya dito siya. May kalawakan naman ang teritoryo ni Rain. At dahil siya nga ay palaaway, ay siya ay nag-iisa sa teritoryo niyang ito. Nakaka-relate ako dahil yan ang classic na problema ng Supero noon. Kaya yan Rain, kasi Rain o siya nakatali lang ngayon sa puno. Kasi nung unang pinuntahan ko, sabi ko iayusin, sabi niya oo, pero hindi naman niya ginawa. Pagka ganun, hindi ba na-offend yung may-ari ng aso? Pinapaliwanag ako po ng maayos. Paano ginagawa mo pag ganun? Ano po, kunyari katukin ko, tapos sir, aso niyo po to, sir, alam mo ba, may batas na tayo. Tapos diba sa number 3 yata yung neglect, parang pumapasok ka ako dito sa RA 8485 na neglect, sabi ko, baka pwede natin ayusin na, huwag na natin palakihin pa yung problema. Sabihin
ko, huwag ka nang mag-viral pa o what. Ayun, pag nagpaliwanag siya, pakikinggan ko yung paliwanag niya. Mm-hmm. Sabi niya, ganito, ganyan. Tapos sabihin ko, ayusin natin, sir, kung paano. Walang negative reaction pag sinasabi yun? Ina-approach ko na parang kami magkakampi. Sabihin ko, kasi sir, pag nakarating po sa Manila office, sa post, mahirap pa. Pampanga area ko, ayusin na natin, ganyan. Ano ba kailangan mo? Gusto mo ba na, ano, pagawan ko na lang ng kulungan, ganyan, ganyan. Mm. So, ang unang approach is, kung kayang ayusin nung owner. Yes. And then, kailan ka mag-o-offer na for adoption? Kailangan sabihin ko, sir, kung hindi nyo kaya, gusto mo ba, bigay mo na lang sa akin. Ay, sabi niya, hindi, mahal ko yan, ganyan, ganyan. Okay. Sir, ganyan bang magmahal? Sabi ko. Kunyari, asawa mo, gaganyan mo ba? Siyempre, hindi ganyan. Sabi ko. Minsan po, nagkaroon ako na isa na sobrang tapang. Paglabas ko, sinita ko ang tapang, hinihangan ko siya magdadadaldal. Sige sir, ano, paliwanag yan siya. Tapos tinaliwanag ko, lagi ako may dalang ano eh, yung RA 8480, papaliwanag, papakita ko yun. Pero nagpapakilala kang owner ka ng shelter? Yes po. Sabihin ko po, sir, may idea ko eh. Sir, sa Novas Art po ako, ganyan-ganyan. Tapos pagka sinabi niyang hindi niya papaada, o sige sir, 1 month, okay sa'yo, o ganyan. Pagbigyan kita, pero pag hindi mo ginawa, kukunin ko. O sige po, tapos babalikan ko yung after 1 week. Kasi maayos naman, pag hindi pa rin, remind ko po siya ulit. Siya ma'am, si Rain, ilang araw after mo binalikan? 1 week? Ah, hindi, mga 2 to 3 weeks pa. Ah, okay. Nag-uulan na nun eh. Mm-mm. Tapos yung nag-report din, sinabi niya, ate, andun pa rin yung aso. Ah, sabi ko, sige. Hindi na ko siya lumabas nun, yung owner. Alam niya na yon na, no, sinabi ko, dito ako, tapos hindi siya lumabas, tinanggal na namin tali. Sa kwento ni Ma'am Leia ay sigurado akong napakahaba ng pasensya niya. Kahit na kalunos-lunos ang kalagayan ng aso, ay nagagawa pa niya magpasensya sa amo. Eto. Cats. Ito po yung mga pusa po. Ito mga pusa na ito po, mga ano na to, lahat kapon, vaccinated. Kailang ito, kaya nandito ito, na-rescue namin na bagong panganak. Mm-mm. Eh, dito namin nilagay, kasi yun nasa kabila, yun yung hindi mga vaccinated yun. Bilib ako dito ah, may pusa, may aso. Actually sir, ito talaga, for cats to. Okay. O, ngayon, nagkaroon kasi kami ng virus, nagsisipul sila, kaya yung ibang nandiyan dyan, nandun doon sa kabila, yung sa dulo, nasa bahay ko, ginagamot ko sila. Mga ito bagong naman, rescue? Sir, mga bagong rescue, siguro mga 2 months. Two months. Hindi pa namin mahalo doon kasi medyo may leadership pa sila doon. Ito po yung lugar ng mga ano disabled. Ito mga to, dito sila kasi naka-tile. So, pag doon kasi sila, susugatan sila. So, dito sila talaga. Tingnan mo yan. Yan po. Galing ko ng Taguig yan. Anong case? Parang inborn yata eh. Inborn? Tinapon yan eh, doon sa mga lugar na warehouse. Ito naman, ano po, medyo matapang pa eh. Kaya dito namin nilagay. Naaaway. Saka ano, kasi yung tumakas. Nakakaya niyang tumalun sa mga, ano. Mga bagong rescue din to. Ito yung mga more on puppies lang to. Lumalaki na lang sila. Ito yung isa sa mga hindi na-adopt nung fun run eh. Ito, na-rescue ko yan at yung pinugarapata yan eh. Oo. Oo, maliit pa. Nadaanan ko lang din sa kalsad. Ay, anong case ito, niya? Ano okay. Po to? Nung na-rescue ko po to, nasagasaan to, ganyang kalaki na yung isang leg niya. Isang taon na yata siya. So, pinaputol ko yon, isang paa, pero yung isa, nakalaylay. Eh, useless naman, pinaputol ko na parehas. So, talagang ito, wala siya talagang paa sa likod. Pero papa-oper ako po to, kasi nag-ano rin siya. Nagkaroon siya ng almoranas. Eh, nung kailan, hindi siya na ano, dahil nagkaroon siya ng distemper. Survivor po ng distemper yan. Bilis siya tumakbo, sir. Sabi ko, magpapartournament ako ng mga disabled ko eh. Marami kang disabled? 5. Okay. And then ito ma'am, paki-explain na to. Ano to? Yan po, yung mga namamatay po namin, dito po namin nilalagay. Hindi naman lahat sila nandiyan, yung iba lang doon, kalat-kalat. Dito lang namin nilagay yung mga pangalan nila. Mostly mga pusa po dito. Mga case na yeah, distemper, ganyan. Pero hindi naman kami nagkaroon pa ng parba. Basta yung medyo na-rescue na meron na. Mm-hmm. Sa labas po sila. Kasi bawal sila. Doon nililibing sa labas. Sa labas. Yeah, hindi po dito. Nilalagay lang namin yung names nila dyan. Ma'am, sino siya? Yan. Ay, yan po yung bago rescue ko pa lang. Si Ace. 3 weeks. Anong case niya, ma'am? Mange po. Grabe yung galis niya. Nagtututong, nag-ano. Ito, teritoryo naman niya to. Dito naman siya. Kaka-uwi niya lang dito, galing ko yan sa bahay. Naprobekto na siya. So sabi ko dito na lang para naaarawan. Mm-hmm. Kasi sa bahay, nasa loob ng bahay, walang araw. At least dito, makakatulong sa skin niya. Anong area na to, ma'am? Ano ba to? Pinaka-playground nila na to, sir. Ayan. Okay. Cats pa rin to? Ito po yung mga cats na bago na hindi pa lahat kapon. At hindi pa na bibigyan ng 4-in-1 vaccine. Actually, ito kasi ay pinalagay ng friend ko
Sabi niya dito, tapos hindi na sinuportahan. Kaya hindi ko mapavaccine unti-unti. Pero napakapong ko na yung iba. Kasi yan yung mga pinapakain na sa kalsada dyan sa Clark. Tapos sabi niya, kesa nagpapakain isang area, tapos dito na lang siya magbibigay ng pampakain. Kaso hindi naman sinuportahan. After one month, wala na, di ko lang. Pero milyonarya siya, sir. Milyonarya pwede siya. Bang i-mention yun? Kung nakikinig ka, andito mga pusa mo. Eh, ako kasi wala ako naman ako, hindi naman ako after sa ano, pero hindi ko yung pinababayaan. Babayad siya ng 1,000 a day doon sa taong tagapakain niya. So, nag-iikot lang yung sa Clark. Dinalagyan na ng mga pagkain kung saan saan. So, sabi niya, parang sabi niya, napapagod na siya. Baka mas maganda pa. Isang lugar na lang. Tapos, yung ibabayad niya doon, ibigay niya. So, wala kami pinag-usapan. Sabi ko, kung ano lang yung pagkain lang nila. Walang commitment na kahit ano. So, yun, sabi niya, papabaksin, papakapon. Di, hinuli namin lahat. So, nasa 39 ho yan. Importante yung 4-in-1 vaccine sa amin eh. Yes. Para hindi magka-parbo, magka-ano. Ayun po, eh, mahal, 700 isa. Yun nga. Oo, eh, hindi ko kaya yun. Inuna ko muna yung kapon. Kasi sa kapon, nakakaano kami sa locos. Edokgab. Yeah. Yun, nadadala ko. May, siguro may mga 12 na rin nakapon sa kanila. Inuna lang yung mga babae. Ibig sabihin pala, bukod sa, syempre, pagkain, pagpapavaccine yun ang isang major cost niyo? Yes, mas mahal po yun. 700 po isang shot nun eh. Yearly yun. O di dapat manawagan tayo. Vaccine. Vaccine ang kailangan. Support sa vaccination fee for the cats and dogs. So, di ba? Para hindi sila maparvo, distemper, antivirus. Sige. Yes, dito tayo, ma'am. Oy, may kamukha si pangarap ah. Ano yan? Lalaki, babae? Yan, sinasabi ko yan si Salem. Yan? Super kulit yung babae yun, pero kapo na yan. Ano yan? Pwede silang makawala dito? Pwede naman, sir. Okay. Pero may mga leader-leader din kasi ito, minsan nag-aaway. At nandito na nga kami sa pinakahuling parte ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ito yung mga aso na magkakasundo. May mga konting away, ngunit mga dominance fight lang. At makikita nyo dito ang isang aso na talon ng talon kay Ma'am Leia, nakamukha ni Pangarap. Kutero! Actually, na-adapt na yan. Ganyan siya kakulit. Pinag-adapt po ang gate niya, malaking lugar. Ang gate niya is Kawayan. So, nung nag-update, sabi ko, kamusta na? Nakatali? Pwede ba nakatali? Mung baka kasi matumba niya yung ano, makatakas. Sabi ko, hindi yan pwede tinatali, kunin ko na lang. Eh, dalawa naman in-adapt niya. Yung sa babe naman. So, binalik ko siya dito. Ang asong kahawig ni Pangarap ay isang high-energy dog. Siya ang aso na hindi pwedeng mapunta sa isang amo na tamad na ayaw mag-walk ng aso. Tama din ang pagbisita ko na turuan silang mag-packwalk dahil sa packwalk ay itong aso na to ay bababa ang kanyang energy. Ang ganda nito! Kulit niya, sir! Mainlove ka niya, sir! Ilang taon na siya? Siguro, mga 3 to 4. Salem! Gusto ko yung, ano niya eh. Salem! Salem! Eh, ano si sir, ho? Parang si Pangarap, ho? Hindi, kay Pangarap ka. Ikaw, walang pangarap. Ha? Ikaw walang pangarap. Ano, anong istorya niya? Actually, sir, saan ako galing, eh? Nag-adapt nito, foreigner. Inadapt yan sa Magalang. Tuta lang talaga. Napulot. Tapos, eh ano nga yan, tinira niya sa akin niya, makulit, inangat-ngat yung mga wire, alam mo na, tinurn over niya sa akin. O yun, okay naman siya, ganun din, nasa bahay ko dati, inubos din yung mga chinelas namin, tsaka wire. Eh parang dito naman sir, dati kasi dito yung mga may diferensya. Eh ngayon, ano na lang namin, nandun na sila, parang group by group kung sino yung magbabarkada. Ganyan. Tapos open naman po ito. Yan, yan. Nandiyan si SM1 tsaka si SM2 nilagay ko. Dati dyan ako nag-stay. Huh? Pag dito ako natutulog, dyan ako nag-stay. Yan, dyan. Tapos, dyan. Eh, nung naging busy na ako sa business, hindi na ako nakaka-stay dito. So, yung si SM1 kasi tsaka si SM2, pag nandiyan dito, di ba sabi sa'yo, mayor yan. Lahat sila, hindi makalabas. Ngayon, so, nandiyan sila? Andiyan sila ngayon dalawa. SM1 and SM2. Oo, yung sinasabi ko sa yung mayor. Ay! Oo, yung mayor. Yung nakuha nyo sa SM. Oo, SM! Ayan sila SM. Sa SM San Fernando, galing yung magkapatid yan eh. SM1, sa SM2. Parking, di ba? Opo. As in, mga tuta yan, nabutot balat na puro galis. Leader yan dito eh. Kaya sabi ko dyan nga kayo, dalawa lang kayo, ang dami hindi makalaya. Ito pa, barkada niya to eh. At nagsimula na inaway nila yung iba. Ito si Zombie, kapuna yan. Ito Zombie. Kasi Zombie yan, dahil nung doon sa fiesta, as in talaga mukha na siyang zombie, wala nang buhok, puro galis.
Pinangalanan siya doon sa lugar ng zombie daw. Zombie dog. Actually, dito ma'am, ang nakikita ko, wala ka naman magiging problema sa mga submissive. Ang magiging problema mo yung mga ito, dominant to. Nakita mo kanina doon, ginagard niya agad si SM at saka si SM1, SM2. Yung mga aso mong tahol ng tahol, yung aso mong laging nang-aaway, sila yung mga kailangan bigyan ng additional activities on top of kung ano man yung nililibot nila dito. Pares, anong activities? Like, yun yung tuturuan natin mag-walk. Ang problema ng Noah ay ang problema rin ng Supero noon. Ang mga asong frantic tumahol, ang mga asong madalas mag-away, dahilan upang paghiwa-hiwalayin sila, at ang mga asong instigador ay madalas mag-isa. Sa loob nga ng humigit-kumulang na isang taon ay inayos ko ang aking pack. At naniniwala ako na ang pack ni Noah, kung susundan lang ang mga ginawa namin at ang mga approaches namin, ay tiyak ako na aayos din sila. At sinimulan na nga namin ang phase 2 ng aming visit. Tuturuan namin ang mga dog keepers kung paano mag-walk ng aso. At first in the list, ang mga dominanteng galing sa SM na sina SM1 at SM2. Alam mo sir, nung kasing ni-rescue namin yan, hinahabol kasi yan namin sa SM. 3 days namin yan hinahabol. Napakalaking subdivision sa likod ng SM. Doon sila, hindi namin makuha. As in mga tuta, naghahabulan talaga kami. Hindi kaya na hanggang ngayon naaalala pa rin nila yon. Well, hindi sila sanayin naka-leash. Ngayon, kung dito hindi mo pa rin sasanayin, hindi talaga siya masasanay. Mm-hmm. Ito ang unang problema. Simula pala na na-rescue sina SM1 at SM2 ay hindi pa sila nakaranas malagyan ng leash. At kapag kailangan silang dalhin sa vet ay kailangan silang i-corner sa isang lugar at ikukulong sila doon, diretso sa cage. So hindi mo nalileash talaga? Sigayan okay. Dyan eh, yan ang mayor dyan eh. Ipinakita ko kina Noah kung paano kukunin sila SM1 at SM2 na hindi gumagamit ng cage upang i-corner sila. Dahan-dahan ko tong ginawa dahil hindi naman ako kilala ng aso na to. At ganun din naman ay hindi ko sila kilala. Baka bigla silang kumagat. At kung minsan naman ay baka matroma sila sa paglalagay ng leash. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay nakuha ko na si SM1. At dahil nga hindi sila sanay sa leash ay kinakagat nila ito at sila ay nagre-resist. Oh, kaya mo nang i-leash, ma'am. Actually, yung reaction niya, hindi siya dominant eh. Tama yun? Parang takot siya? Takot, oh. Actually, sir, na-adopt na yung mga yan eh. Ah, okay. Binawi ko lang after 1 week. Dahil? Kasi magkahiwalay sila, parang nalungkot, dahil sana sila magkasama lagi. Oh. So, binawi ko sila. Ngayon, kung i-adopt sila, magkasama sila dapat. Kasi parang sila yung magkasama talaga eh, ba? Ang asong kagaya ni na SM1 at SM2 ay mahihirapang makakuha nang aampon sa kanila. Kung mababa na ang self-confidence ni Bahaghari, ay mas mababa pa ang self-confidence nila SM1 at SM2. At sina SM1 at SM2 ang mga asong nangangailangan ng rehabilitation ng behavior. Well, normal reaction yung hindi sanay sa leash, nakakagatin niya. Normal yan. Pero yan, hindi yan, nabawa, hinila mo, syempre maawa ka. Pero hindi yan masakit. At ang sinunod ko namang kinuha ay si SM2. Pareho ng procedure ng pagkuha, dahan-dahan at maingat. Parehong-pareho sila ng behavior, ngunit itong si SM2 ay mas mababa pa ang kanyang self-confidence kesa kay SM1. O, sa mga ganitong case, kala nyo nakakaawa, di ba? Pero ginagawa natin to para mawala yung trauma niya. Okay, sa ngayon, nakakaawa siyang tingnan. Which is, yun talaga yung may interpret nyo, pero i-consider nyo siya na training niya. Just in case na i-adapt ulit siya, at yung amo is mahilig mag-walk ng aso, hindi na siya feel threatened sa leash. Sa pagkain, kamusta sila? May ibang aso po, sir. Talagang nagigipagtatayin sila sa pagkain. Ah, so meron silang food aggression. Oo. Unless dito mismo sa inyo, bilang ikaw ang dog keeper nila, sasanayin mo siya sa leash. And then, sobrang baba ng self-confidence niya. So, ang training dito, pwede na muna ito, naka-leash. Bitawan mo lang yung leash. Bibitawan mo lang. Masanay sila na merong tali sa leeg nila. At dahil nga sina SM1 at SM2 ay sobrang baba ng self-confidence at sila ay bumabahag ang buntot kapag nalagyan ng leash,
ay hindi muna namin sila isinama sa packwalk dahil hindi rin magiging maganda ang resulta nito. Kaya binilinan ko na lang muna si Kuya Ray na dog keeper ng Noah kung paano ang gagawin sa kanila. Matapang, mahihain. Then lahat na nandito, yung mga friendly, halos walang problema yun eh. Yung nandun sa dalawa, kailangan nyo mapunta dito sa gitna para meron kayong united pack. Napakalaki ng iniwan kong challenge kina Noah, pero naniniwala ako na kung determinado ang boss amo, ay mangyayari ang sinasabi ko. Ano yan doon sila? Heart SM of Paws? Eh. Oh, mag-visitahin ka rin daw. John Paul. Ay, wow. Salamat, salamat. Ay. Okay. May pasalubong si Heart of Paws. San kayo? Tarlac? Oo. Hello. Ilocano? Yes. Ah, Ilocano, Ahmed. O, yan. Sir, ito yung matapang. Sir, yan. Ito sinasabi ko sa'yo. Actually, sa isang subdivision to stray. Tapos may isang concern doon, inadap yan. Kaso, laging lumalabas, hinahabol yung mga sasakyan. Mga nakamotor, tapos yung mga tao. Kaya, ito matakas din doon sa ginawa na ng cage. Kaya dinala na lang nila dito. Nalalagyan ng leash? Nalalagyan, sir, pero kinakagat niya rin. It's okay. Tapos, ayun, ito nga siya mga ating ito mga kaliso. Ang ganda niya. Kaila. Tapos, at pagkatapos nga ng ilang minuto ay na-leash na rin natin ang dominanteng aso na ito. Mas dominante ang aso na to kesa kay SM1 at SM2. At kung hindi mafufulfill ang buhay ng aso na ito, ay tiyak siya ang magiging hari ng Noah at siya ang aaway sa mga aso dito. Ilalabas ko na siya ng cage at magsisimula na kami ng packwalk. So gusto niya lumabas, hindi pwede mauna siya. Kailangan mauna ka. Kilain mo siya. Pag tayo na, sila lang una sa atin. Mauna ka. Wow, nakalabas na. Ops, ops. At dahil lahat ay may dala ng aso, ay ready na kami sa packwalk. Ako ang nauna na lumabas ng shelter. Tinuruan din natin ang team ng Noah na dapat ang unang lalabas ay ang tao at never ang aso. At sa parteng ito ay pinapakita ni Rodel kung paano ang gagawin kung masyadong excited ang aso mo. Tinuruan din natin ang team Noah kung paano gamitin ang slip leash. At piniliwanag natin na ang slip leash ay luluwag at hihigpit. Hihigpit kapag meron tayong mga ugaling ayaw na ginagawa ng aso at luluwag kapag ito ay gusto natin. So dapat ang aso nasa tagiliran. Tapos pag nauuna, babatakin ang leash ha, pag nauuna sa'yo. Ah, let's go. Tina ko nga. Ayan, ang babatak yan. Oh. Tina mo, excited siya, di ba? Excited yan. Sana yan kasi yan lumalabas dati. Oo. Ari, yari ka. Dito ka sa unahan. Ikaw ang laging kasama nito mga to, no? Okay. Sige, tuloy lang sa walk. O, yan. O, pag hinihila ka, papuntahin mo dito. Kasi umaamoy siya eh. Pero ang intention mo kasi is walk. So, kung ang walk natin is from this point papunta doon, dire-diretso lang tayo. Hindi natin sila hayaang umamoy. Iklihan niyo yung leash. Batakin niyo yung leash. Yan yung may tayo. Yan, okay, yan. Dapat walang tension. Yan, lakad ka lang, Ray. Huwag kang maging conscious sa kanya. Okay. Sige, lakad ka lang. Okay, halimbawa, napili mo tong area na to kasi bagong cut yung damo, no? Yung bagong cut na damo, yan ang gustong-gustong amoy ng aso. Hinto kayo dito, then hayaan nyo silang umamoy. Yan, tiyan mo. See? Yung bawat pag-ihi, pagpupo ng aso sa isang lugar, ang laking bawas sa energy ngayon. Parang yung mindset niya, mababago yun. Parang, uy, meron ako bagong na-meet. Kaya siya umihi dito, merong umihing aso dito. Bago sa kanya. At nagpatuloy nga kami sa packwalk ng mga ilang metro pa at makikita nyo sa mukha ng mga aso na talaga naman sila ay masaya at sila ay amoy ng amoy. Ang pag-amoy ay ang mga bagay na nawala sa kanila simula ng sila ay na-rescue at napunta sa loob ng shelter. O, merong asong takot sa ano ha, tricycle. Guided tayo. Morning, oh! Ito lang yung first time niya na makapunta dito, no? Okay. So, ayaw din natin matroma yung aso. Kung nakalakad siya hanggang dito, pwede ka nang bumalik. So, the next day, or kung may time ka ulit, pwede kang pumunta na mas malayo, then balik. Ayaw natin matroma sila sa environment nila. Okay? Kailangan ng walk kasi is na-enjoy mo at saka na-enjoy ng aso mo. Shh! Hey. Ayaw natin nun, ay dumadamba. So gaya nito, hanggang dito lang siya,
Okay na yan, babalik na tayo. Okay, mauna ka na, Ray. Pagkabalik nga namin sa shelter ay ramdam na ramdam mo pa rin na mataas pa rin ang energy ng dominanteng aso na ito. Ngunit kahit papaano ay nabawasan ng kanyang energy dahil kahit papaano ay nakalabas siya ng shelter at nakapaglakad. At higit sa lahat ay nakaamoy siya ng iba't ibang scents na nakapaligid sa kanya. Tinuruan din natin ng Team Noah kung kailan nila tatanggalin ng leash ng isang aso. At gagawin mo lang yun kapag kalmado na ang aso mo. Namigay si Ma'am Leia sa atin ng jogging pants. Actually, hindi sa akin, kay Rodel. Ano to, pang kiddie? Hindi, ako kasol. Eto, namigay siya. O, Rodel, ano sasabihin mo kay Madam? Maraming salamat po, Madam Leia. Binigay mo sa amin. Malaking tulong sa akin to. At itong bag, gagamitin mo pang dakot ng... Tae. Tae, okay. Gusto ko yung sukat mo eh. Ako magsasot. Ah! Wow, may payong ako. Pag nagpapakwok, magpapayong ako. Oo, tsaka may towel ka dyan. May tehan natin. Salamat, Ma'am Leia. Ano to, kumot o towel? Towel na, pwedeng kumot. Yun, okay, salamat. At syempre, sumulat din tayo sa kanilang Freedom Wall. At makikita nyo dito, ang sinulat ko ay Supero, Buhay ng Aso, Ang Tao ang Alpha, at ang aso ang beta. Nilagay din namin ang aming mga pangalan. Ako, si Albert, si Balong, at si Rodel. Oh, kasama rin natin dito sa Noah's Ark si... Si John Paul at si... Ses ng Heart of Paul Starlock. Ilan ang aso niyo doon? 50. Dadalawin natin yung Heart of Paul Starlock. Marunong ba kayo mag-walk na aso? Oo naman. Oh, ma'am, sa mga gustong mag-donate... Kung gusto nyo mag-donate sa Heart of Paws, pwede nyo kaming kontakin through FB. Pwede rin sa FB ko, meron din akong FB. Anong mga pangangailangan majority? Majority na yung pangangailangan is dog food, rice, pero bihira. Basta number one lang talaga. Dog food, okay. Sige. Heart of Paws, ilalagay ko sa comment section yung kanilang Facebook page. Pagkatapos nga ng pack walk ay nagpahinga muna kami, nagkwentuhan at pinakuha ko na rin ang donasyon natin na Supero Raw Dog Food. At syempre, tuturuan din natin sila kung paano ang tamang pagpapakain ng aso. Nag-donate tayo kay Noah's Ark ng Supero Premium Raw Dog Food. Pampalakas ng mga shelter dogs. Sir, yan mga rescue ko yun ang kinakain. Eto, recovery. Oh, recovery food. Ito, binibigay ko talaga sa kanila. Oh, yun. Maganda kasing recovery food talaga. Ay, salamat po. Salamat. Inihanda na namin ang Supero at hinaluan namin ito ng keyball. Oh, kailangan kasi ang, kumbaga yung scent mo, nandun sa pagkain. Halimbawa, ma'am, ikaw hindi ka madalas dito, pwede mong gawin, diba, pakainan na, ilublob mo lang yung kamay mo kahit hindi ko magpakain. So, parang marirecognize sila yung scent mo doon sa food. Ang aso, bago mo pakainin, dapat nakikipag-eye contact sa'yo. Gusto mo magkaroon ng connection with the dog. Ngayon, di ba, pag nag-uusap tayo, pag nakatingin ako sa mata mo, at mata sa mata tayo, mas na-absorb natin yung sinasabi ng Robin. Bawat isa, di ba? Unlike yung tao na hindi Robin, makatingin sa mata. At yun nga, tinuruan din natin ang Team Noah ng tamang papapakain ng aso na dapat ay may eye contact muna bago ibigay ang pagkain. Hi. Hello po. Aso po kayo. Good morning po. Sir Supero, may fan ka pala dito. Ay. Oh, ano mo? Ayan o. Magandang umaga po. Na-chempo. Salamat po. Picture po. Pwede po. Doon na tayo sa Noah's Ark. Pasensya, pawisan na ha. Okay na pa sila dito maaga. Half-breed. Parang si Rodel, half-breed. Ay, hindi pala. Sorry, ah. Half German, half shepherd. Tama yun, yung support kayo sa mga shelters page. Supero Dog Farm. YouTube, FB. Huwag ka naiiyak. Naiiyak din naman ako. Be happy, actor. Ang bucket list ko to eh. Bucket list. Opo. Andyan na kayo. Kami yung taga-gawa. Kayo yung taga-support. Sabi ko nga, may kanya-kanya lang tayong ano eh, duty. Yung mga apokogos ko, maging aware sila doon sa mga kaya kasama sila. Kasi alam din nila yung tama, no? Maganda nga. Mga dog lover din yan. Kaya lang, ano yung
nag-share ka pagdating ng panahon, mag-share ka ng konti sa mga numero. Tara, let's go. Thank you po. Bye-bye po. Po. Uh-huh. Oh, nakita niyo pa si Sir Supero, na-chef po talaga. Salamat, Sir. Salamat po. Happy birthday happy po. Happy birthday. Kantahan kaya natin si Madam. Oh, kantahan natin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ingat din. Thank you po. Salamat po. Thank you ha, thank you. Iwan ka na dito. Ingat po kayo sa biyahe. Doon ka oh, doon. Ma'am, thank you. Ay. Oh, meron tayong, ayan. Certificate of Appreciation. Ma'am, babalikan ko si Ray ha. Dapat may natutunan to. Oo, oh, sir. Lalakad niya, masipag yan eh. Thank you. Meron ka ba natutunan? Meron siya. Dapat di ka kinakagat. Dapat ikaw ang kumakagat sa aso. Ayun lang. Gamit ang kakay. Hindi, inawat niya kasi. No? Inawat mo. Inawat ko, sir. Imbis na yung aso kakagatin. Ikaw tinamaan. Sayang, walang fight kangina. Dapat tinuruan kita. Nabigla eh. Nabigla yung aso eh. Yung mga yun, yung mga kumakagat, yun ang iwawalk mo. Yun ang tuturuan mo. So, pag yung mga alpha na yun ay naturuan mo ng tamang behavior, lahat na nasa baba, sunod. Sige. Tapos kuya rin, mag-1 mil na lang din tayo. Sir, wala na isang pa ako. Hindi mangyayari yun. Lalo ka pang mamahalin ng mga aso mo. Ba't wala kang lisensya? Eh sir, wala pa akong pampalisesya. Okay lang yun. Babalik ka na naman eh. Ingat ka na lang. Huwag ka na babalik kayo sa mga. Saay ka na. Ayan. No. Don't worry, baby. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.